Hello guys, this is Miguel Gacosta. Nagbabalik na naman po sa panibago na namang yes, content na naman muli sa aking YouTube channel po. Nakikita niyo po yan, no? Magsimula na tayo. So dumating na po yung package natin galing sa Lazada ngayon. Itignan po natin kung talaga totoo nga ba yung haka-haka nila dyan na scam ba si Lazada o hindi. Ngayon, umorder po ako 3 days ago ng Realme. Ang original price niya kasi nasa 9,000 eh. Tapos bumaba siya, nag-sale siya lang. Ewan ko, 87% ata yun. Kinuha ko ngayon. Nasa ano siya eh, 3,500 plus. Tapos less yung voucher. Nasa 200. Ay, nasa 3,200 na lang. So, in order ko to. So, pamagat nito ngayong cellphone na to, yung Realme 7. So, ewan ko lang kung totoo yan ha. So ano pa hinahantay natin guys, no? Simulan natin ng unboxing itong Realme na to kung totoo nga ba. This is Miguel Gacosta and let's watch this. Scam nga ba o hindi? So guys, i-unbox natin ito siya. So gagamitin ko itong clear glass para meron siyang hold. So ganito siya. Ayan. Ayan na po. Ayan, hindi na siya gagalaw. Ayan ang dalawang kamay. Kita nyo? So, simulan na po natin na unboxing. So, ayan. Lazada. So, totoo ka nga ba o hindi? Alamin natin yan. Tingnan natin. So, okay, okay. Natin palipasin to. Talagang nakasil pa talaga, no? Dami ko na nakakita ng reports about dito sa Lazada na scam daw. Ano ba yan? Wow, grabe ah. Wait lang, isika lang. Makalipas ng isang oras. Ha, I'm back. So wala tayong pangbutas. Ha, nabita natin ng pangpulubi. Na method daw, wala tayong kutsilyo dito. At ayan na siya. So ito na. Ito na yung ano, yung box, so dilaw din ah. Tingnan natin kung talaga namang legit. Legit itong binili natin kasi una-una sa lahat, ngayon lang ako nag-order. Ito yung una-una kong order, pinaka first time kong order na tatlong araw dumating. Oh my god, hindi pa original ata, oh. Wala pang logo ng 7. Ayan, dapat may 7 dito, guys, oh. Ayan. 7. So ayan. Sana. Tapos usually normally guys kapag yung original na cellphone ay yung cellphone talaga ninyo ay original na paggaling sa isang brand. Ayan, oh, wala dito. Tapos dapat mayroong 7 dito. Tsaka itong box nakaano siya, naka-plastic. So dito guys, wala tayong nakita plastic dito. So dun pa lang, 'di ba? Alam na siguro. Pero tingnan natin kung talaga totoo yung phone. Ayan. Kasi yung phone, yung cellphone dito, yung device mismo yung nagmamatter. Ayan. So, ito laman nito ay ito. At least, nakaan ganito siya. Ayan. Ayan. At least, meron siyang ano, meron siyang casing. May charger, may headset. Ayan. Ayan na. So, meron, dumating lang na ano. Ayan. So, yung battery niya. Ano to? Nakikita nyo ba to? Ayan, yung battery nya 60 watts to 150 milliamp hour battery. So headset, cable, at jelly casing. Ayan na. There's the phone. Ayan, nakalagay dito Realme CX. Ayan. Warning the warning. Diba? Ayan. So, normally kasi pag ano, nakikita ganito, eh, dapat ano eh. Dapat premium. So, ngayon, wala ko nakikita ang premium dito guys. Tapos, hindi siya ano. Hindi siya AMOLED display. Kaya ganito. Talagang pangano na sila. Parang, yun nga, parang peke nga yung phone. Parang ganun. Nagkakaroon lang ng ganitong pricing pag bumababa, alam na agad eh kasi dun wala kasing nakalagay na last mall dun sa Lazada na pinili ko. So hindi kasalanan doon ng Lazada guys na umorder ako dun. Ganun talaga sila magandang benta kapag
bumaba nga yung presyo, syempre hindi natin, hindi naman ano yun, kasalanan ng Lazada. Realme Android, yan, para malinaw. Android ah, kita nyo. Yay, may bago tayo cellphone na halagang 3,500 kasing mahal niya yung bike ko. Tagal pa mag-boot. Naku po. Oh, di ba? Oh, di ba? Tingnan natin yung camera. Oh, naks ng puta. Yang logo. Yang logo ng camera na yan, guys, yan oh. Version ng Android talaga 'to. Ayan. Tapos yung tinan mo. Lag, 'di ba? Yan ang cellphone. Oh, 'di ba? At least meron siyang camera pa rin, oh. Malinaw pa rin yung camera niya, guys, oh. Kawawa. Oh man, that's a lot of damage. At least malinaw yung camera niya, paano no? Yan. Kawawang nilalang. Well, di tayo na-scam. Kumbaga parang na-downgrade lang yung cellphone. Dahil downgrade yung price nila, downgrade din yung cellphone. Nadama yung cellphone, no? Hindi ka naman sinasabing pangit to. Kasi syempre, lahat naman siguro ng cellphone may silbi. Pwede man to sa ano eh. Sa contact, sa tawag, di ba? Ang akin lang, gusto ko lang yung original, di ba? Ganun, kasi naman gusto ng original eh. So yun na guys, nilagyan ko na siya ng ano, ito. Ang tawag ito, screen, hindi, ano tawag dun? Basta casing siya, casing, ayan. So guys, abang nire-record ko to, binuksan ko yung aking hotspot. Ayan, nakikita niya yan. Ayan, oh. Ayan. So kumukonnect siya dito sa aking, ano, okay naman yan sa wifi. Guys, okay siya. So nilagay ko na to. Ayan, nilagay ko na siya. Tsaka may SIM injector pin pa rin siya. Ayan, ganito. Ayan. My God, man. Ayan na siya. Ayan na lahat. Nasa box. Ano pa, labo. Pasensya na guys. Wait lang ha. Ayan, luminaw na. So, ito. So, napapansin nyo guys ha. Tandaan nyo to. Ito yung RM7. O Realme 7 na sinasabi dun sa Lazada. So, nakikita nyo yan. Ano, nawawala. Wait lang. Nawawala eh. Ayan. 200 plus ito 26,000 na parang ewan ko lang guys ko ano yon kung MB yon guys ko ganun nga yung takbo niya talaga sa ganito ngang modern na camera. So yung camera niya guys hindi siya gaano kaganda eh, pero malinaw siya sa malayo. Malinaw. Malinaw siya sa malayo ta. Ayan. Ay, wait lang. Ito yung ano eh. Ito yung ganito yung mga cellphone dati nung 2015, 2014. Pag meron ka ganito sa probinsya nyo, ha, mayaman ka na, sabi ko sa'yo. So, hindi na ano, hindi na... Actually, hindi ako na-scam guys eh. Oo, maniwala kayo sa akin, hindi ako na-scam. Alam mo bakit? I-explain ko sa inyo. Itong phone na to, yung ganitong phone na to nung araw namin, nung bata pa kami, hindi ano eh, hindi ka makakuha ng ganito sa probinsya. Alam mo kung saan makakuha ito? Pupunta ka pa sa Sorsogon, doon ka makakabili niya. Ang cost nito dati, nasa 9,000. Yung specs nito, ganun ah. Hindi kagaya ng specs natin ngayon, ang modern natin, ah, umatakbo yung Mobile Legends, Heroes Arena, Call of Duty, or something, di ba? So ito, win-win ka na dito kung tutuusin. Kasi, sa halagang 3,000, magagamit mo sa pantawag to eh. Or paggamitan mo yung mga kapatid mo na taga-probinsya, di ba? Di ba? Ganito, ayan. Gagsti, ang laki ng screen guys oh. Gagsti, win-win na yan. May camera siya oh, may camera yan. May charger yan. Win-win situation yan. Okay na yan. At yun guys, babalik ako, hindi tinawag sa bahay at ayun, kinukumpuni ko pa rin yung information about dito sa nabili ko ang phone at continuous lang din na putol ko po yung clip kasi nabuno po yung aking phone storage at nag-delete na ako ng files upang ayun nga paparecord ko tong clip na ito at ayun nga guys dun sa problema sa aking purchase dito sa
sa client na to, para na rin ako bumili sa ano, sa baklaran, yung mga cellphone na ganun. Tapos alam niyo yung mga tindahan sa mga kalye-kalye, parang ganun na yung mga binibenta. At sana eh, makita niyo tong video at ayun, para wala nang ma-scam sa ganitong klaseng tindahan. At ito nga guys, so ang nakalagay pa dito yung specs nila ay ano, 128 yung ROM, tapos yung RAM 8GB, tapos yung takbo ganito. So hindi ko siya alam kung ano eh, pero at least ang akin lang, hindi ko naman sinasabi ito na ano, na sa akin, para sa akin scam ako, pero ito at least ang importante sa akin, nagagamit ito, tsaka ano, tsaka sa probinsya namin mas mahalaga na yung ganitong cellphone kaysa sa kaya sa walang magamit, diba? Ang importante, may nagagamit, may natatawagan, may lagay ng SIM card, may memory card, may makita, may pampanood, basta lahat ng pwedeng magamit ng cellphone eh mahalaga. At yun ang aking positive side upang makita yung ganitong klaseng cellphone, kahit sabihin natin ng kasabihan, hindi, kahit sabihin ng maraming tao na ano, na ganyan nga, na peke nga to. Usually talagang yung normal na taga Manila, taga dito, siyempre isipin lang talaga na ito ay peke, kasi usually ang ginagamit ng mga tao ngayon yung mga gaming na yan, yung mga Mobile Legends na yan, mga COD, Heroes Arena or something, na lahat ng mga high specs gaming, yun ang ginagamit nila na idea, na sinasabi nila scam sila, kasi ang habol nila sa isang ganitong klaseng phone ay yung pang gaming setup talaga. Kahit naman ako ganun yung iniisip ko, pero sa ngayon akin lang, gusto ko lang at least may nagagamit ako. Ito na pala yung pangatlo na ito, itong purchase sa aking cellphone, at first time kong umorder sa Lazada. At ito nga nakita ko. At guys, nakalimutan ko banggitin nga pala kanina about dito sa phone. At ito nga guys, so para malaman mo yung kung original yung phone mo, may kailangan kang i-type dito na number. Ito po siya guys, asterisk number 06, tapos number, yung lalabas po ito. Yan po yung phone ng ano, ito yung IMEI number ng phone. Actually, usually yan ito, lumalabas lang ito kapag original yung phone. At ito yung ginagawa talaga ng mga ano, experts sa cellphone. So dito, lumabas naman dito, so hindi ko maintindihan bakit ganun. So yun nga, inaalam ko pa. At saka ngayon, meron na akong natutunan dito sa ginawa ko ngayong araw na to. At mukhang haggard na talaga ako, tinan mo, haggard na talaga. So isa lang yung ano ko na natutunan dito guys, hindi na ako order sa Lazada pa kahit kailan. Kung mag-order man siya, kung may mag-order man, siguro si tita lang, masabihan ko lang siya. So yan lang, salamat sa panood. Camera test, ayan na. Well, I'm gonna keep you. And you should be. I love you too. Bye-bye.